Ayan. Kung gusto niyo po matuto na gumawa ng pandesal, halina kayo at samahan niyo akong magluto. Hello, welcome po muli sa aking channel. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng pandesal. Okay, samahan niyo ako. Heto po yung mga ingredients na ating gagamitin. Gagamit po tayo ng flour, milk, butter, egg, dry yeast, sugar, at salt. Okay, simulan na po natin ihanda ang ating lulutuin. Una ko pong gagawin ay ang milk ilalagay po natin sa bowl. Then, ilagay po natin ang yeast. Haluin po natin saglit. Then, isunod po natin ang melted butter. Okay, isunod naman po natin ang egg. Ayan, matapos po nating mapaghalo ang wheat ingredients, isunod naman po natin dito sa ating flour, ilagay natin ang sugar at ang salt. Haluin po natin saglit. Okay. Ngayon, pagsamahin po natin ang wheat ingredients at ang dry ingredients. Dahan-dahan po natin ilagay ang dry ingredients. Okay, yan. Matapos po natin mapaghalo lahat ng ingredients, isit aside muna po natin na mga papagpahingahin po natin na mga 20 minutes. Ayan. After 20 minutes, ito na po yung atin dough. Lagyan po natin ng kaunting flour. At masahin po natin saglit. Kailangan masahin po natin ng mga 5 to 7 minutes. Ayan, after ng 7 minutes na ating namasa, ito na po yung ating dough. Okay, ilagay po natin muli sa bowl. Lagyan natin ng kaunting harina. Okay. At takluban po natin ng transparent. Kapagpahingahin po natin ito ng mga isang oras hanggang sa mag-double size ang ating dough. Okay? Ayan.
After 90 minutes, ito na po yung dough. Nag-double size na po siya. Mas maigi kung mas matagal yung ating pagpapaalsa. Kailangan mag-work ng maayos yung yeast na ating inilagay para po mas maganda ang ating tinapay. Okay, simulan na po natin gawin. Lagay muna po tayo ng harina. Konti lang. Then, ilipat po natin ang ating dough. Okay. I-divide po natin. Ayan, hinati ko po sa 18 pieces na nagkakaroon po ng timbang ng 48 grams. Ayan. Gayan lang po ang pagbibilog. Ayan, matapos po nating mabilog-bilog ang ating dough, ipagulungin po natin sa breadcrumbs. Then, ilagay po natin dito sa ating paglulutuan. Okay, pagpahingahin pa po natin ito ng mga 30 minutes bago natin lutuin. Ayan, after 30 minutes ng ating pagpapaalsa, pwede na po natin lutuin ito sa oven ng mga 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Okay? After 15 minutes, heto na po. Handa na po yung ating pandesal. Antayin po natin na lumamig. Palamigin po natin dito. Ayan. Para sa isang masarap na almusal, ito po ang gawin ninyo. Kung meron po kayong edding cheese, ayan. Meron po akong inihanda dito, lagyan po ninyo ng edding cheese. At ayan, siya pong pinakapalamang. Ayan guys, pinalamnan ko siya ng edding cheese. Okay, tikman na natin. Sarap.